Hi guys, welcome to my channel, and for today's video, I magtatry tayo ng 66D embroidery eyebrow kineme. I'm not really sure kung ano tawag doon, pero it's parang eyebrow tattoo. So, hindi na ako nagkilay ngayon. As you can see, ganyan lang siya, pero ayun. So balis na kami ngayon. And this is my outfit. Wait. And right now, I'm just wearing pants and a shirt because I have my monthly period and I'm not comfortable when I wear short or dress, kaya nagpants na lang ako. So ayun, guys, papunta na tayo dun sa place na yon. Sana hindi tayo kahirapan mag-hanap. So tandaan nyo na yung kilay ko kasi later pa yung kilay na pakulay. Inuubo kasi ako ngayon. Nakalimutan kong bumili ng gamot tsaka ng strep seals. So, daanin natin sa candy. Ikaw, need mo ng candy, di ba? Di ba ako kasi hihinga niya? Po kami. Kasi hindi talaga namin. Kasi accidentally, na-delete ko kasi yung Waze sa phone ko. And on the way na kami kanina. So, ang meron lang sa phone ko is yung maps. And sadly, hindi niya mismo ma-detect yung mismong building. So, ngayon, andito tayo. Wait. So, ayan siya. Nagtatanong siya kay kuya. Kasi nawawala na kami. Tama. Okay. Dito daw sana, kaso sarado. Sige. Here at Suzette Escalante Beauty and Tattoo Studio. Dito na tayo kasi walang parking. So, magpa-park na lang tayo dito. Sana hindi naman siguro matutuw dito. Wala po siguro. Yan, labas ka na. So, guys, pagdating namin dito, hindi ko na na-film. And sabi kasi, lagi ng anesthesia na kasi 45 minutes ang ibukama dito. Ang kinakunahan ako. Sana yung kina siya, pero balikan ko na lang na film. Bye! So, yan, guys. Pagdating namin dito, ibababat na siya agad ng anesthesia. And 45 minutes ata, hindi ko alam, pero I think of 45 minutes, sorry, mababa na minutes. 45 minutes na ganyan? Yan! Gusto mo mag-mall muna. May malapit din na mall dito. Kaya kabahan ako sa magiging result niya. And let's just hope for the best. Kabalikan ko kayo ulit later. Na guys. So, nabura yung makeup ko. And ito na siya, diba? Parang may gamot na nilagay siya, ointment. Para siyang may strand. And later on, may mafe-feel pa daw ako dito na parang konting hapte. Kasi mawawala na yung effect ng anesthesia. And ayan, hindi ko na na-film yung buong process kung paano siya ginagawa. Kasi mahiya na akong i-film. Tsaka ano, pinalabas kasi yung kasama ko. Siya dapat yung mag-film ng mga ibang part habang ginagawa. Since lumabas nga sa show, hindi ko siya na-film. Nakakahiya, inauubo pa ako habang ginagawa. Pero, hindi naman siya ganun masakit. Hindi naman masyado. Medyo lang. Parang ano lang, parang hinihiwa ka lang. Mataas naman yung pain tolerance ko, so hindi ko masyadong na-feel. And ngayon, medyo may na-feel na akong onting hapdi lang, pero hindi naman siya masakit. Kasi
in-expect ko na masakit kasi parang tattoo eh. Parang tattoo talaga siya. So, ayun. Pauwi na kami ngayon. Pabalik na kami ng Quezon City. And nag-start ako mag-3 p.m. and ngayon 5:22 p.m. At ako daw yung pinakamatagal niyang ginawa ng ganun. And ayan. So, bawal ko siyang hawakan and bawal ko siyang basain within 24 hours. So, pag nagilaman sa kaliter, yung ano ko lang, face lalo ko lang, hindi kasali yung brows ko. So, ikaw naman yung mamimili ng shape ng brows na ipapagawa mo and gusto ko yung parang ganito lang. Yung parang makapal lang siya tapos parang ano lang, parang Korean na ewan. Kaya ganyan yung shape niya. And ayan. Okay ba, guys? Comment nyo naman down below kung okay siya. And by the way, it's Zuzette Escalante Beauty and Tattoo. So, yun. Mabalik na kami ng Manila. Though, ng Quezon City. So, mamaya na ulit. Bye! Bye! Okay, so andito na tayo sa medyo lugar na medyo ma-traffic. Pero in fairness, hindi ganun ka-traffic ngayong araw. Anuhin mo para kasama pa rin to sa rush hour. Diba? Hindi siya ganun ka-traffic. Kahit nung papunta tayo kanina, hindi siya ganun ka-traffic. May certain area lang na medyo traffic. Wow, Quiapo Church. Alam niyo ba, na once pa lang ako nakapasok dyan sa loob niyan. Pero laging napapalaraan. Ginagawa niyo ba yun kapag nakakadaan kayo ng simbahan? Ikaw, ginagawa mo ba yun? Wow! Wala lang, kasi ano eh. Parang nasanay na lang din na ganun kasi syempre, Roman Catholic. Sinanay tayo ng mga magulang natin, bata pa lang tayo, na every time na madadaanan natin ang simbahan, you need to do that. Parang yun, nasanay na lang tayo. See, kita nyo yun? Yung bus, may mga huli kanina, so bigla na lang siyang nag-ano, nag-tawag dito, bigla na lang siya nag-ano, nag-kanan. Hindi man lang siya nagsasign, di ba? Nakaka-aksidente kaya yun na hindi ka nagsasign na magkakanan ka, tapos bigla ka nalang magkakanan. Eh, paano na lang kung mabilis din yung takbo nung nasa likuran mo? Magkakos ng aksident. Hindi kasi ako masyadong lumalabas ng bahay kasi wala naman akong gagawin. And pag lumabas ako ng bahay, mainit. Sana lang din kasi ako napatapalang kung lagi lang ako nasa kwarto. Nakahiga, ganun. Naglilinis ng bahay. Yun ang naman yung ginagawa ko sa buhay ko eh. Kaya wala naman ako masyadong ma-vlog sa inyo. Siguro, minsan, i-vlog ko kung paano ako sa bahay. Ginagawa ko pag-ising ko. Maglinis ng bahay, magbunga nga. Kasi madumi yung bahay. Ang daming kalat sa lababo. Magbunga nga kasi hindi natapon yung basura. Magbunga nga kasi pinaghalo-halo yung basura. Magbunga nga kasi ang daming buhok sa CR. Magbunga nga kasi ganito, kasi ganyan. Ang dami kong ano sa life. Diba? Parang feeling ko nga ang tanda-tanda ako na sa age ko. To think na 17 years old lang ako. Joke lang, hindi na ako 17. 21 na. Diba? And sana balang araw, dream ko magkaroon ako ng billboard, kahit hindi na sa EDSA, kahit sa ganito-ganito lang. Along the way. That's my dream. Kagutom naman yun, mong inasal. Oops! Baka naman, mong inasal. Baka naman bigyan niyo ako ng mga GC dyan, tas libre na yung food ko. Charot!